Hello! Kayo patuloy pa rin mong nakatutok sa number 106.7 Energy FM. Bangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Oh. Naka-energy na bang lahat? Ay, dapat, diba? Ay, pag iniintay natin. Ba tayo? Anong nangyayari? Diba? Ano nakakaloka, Amit? Oh, where are you? Ayan. Meron ba tayo Facebook? Anyways, for today's video, naku, eto na, iba yung nasagap kong chika. Parang ang nasagap ng mga taga-barangay Santol, Quezon City, last Saturday. Hello po sa inyong lahat. Hello mga pangga. Lalong-lalo na kay Chairman Nieto and of course kay Kagawad Cruz. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niyo po sa Energy FM team at MX3, hindi ba? Eto na, nasagap ko doon. Ano yun? Diba? Dami ko nasagap doon ah. Diba? Oh. Parang, dahi parang kang nag-apparition dyan sa ilaw. Sabi ko na eh. Oh. Sabi ko na parang kang nag-apparition dyan parang sa ilaw mo. Parang pasisiyo naman tayo doon, Bev! Eto na, nakakaloka. Baklayin mo ba naman? Bong Navarro. Pinag-uusapan si Bong Navarro doon. Wala na nga daw kawala. Saan? Sa kasong rape. Oh, talaga naman wala nakakawala sa batas. Dahil eto na, hindi sa tot. Akala nila, diba, parang tipong for today's video, iniisip nila na tipong, ay, may a-appeal, may ganito. Oo, pwede sila mag-appeal, pero eto totoo na dahil. Isinampa na, isinulong na ng Taguig Regional Trial Court ang kasong rape laban sa comedian host actor na si Bong Navarro last August 31. So paano ngayon, Mare? Ay, tignan mo, napapaharap talaga diba? Ako. Diba? Naku, nakakaloka. Paano ngayon ang show ng Showtime? Sa kulungan. Ano? It's ano? Showtime? Ande, live ah. Telecom. Pero ito na nga, Mare. Ngayon, hindi lang yan. Iniimbestigahan din ngayon ang alin? Ang mga kasabwat na kung bakit na-dismiss dati sa Department of Justice ang kasong rape na isinampa ni Dennis Cornejo kay Bong Navarro. So, ibig sabihin ba nito, Mare, ay may ano, meron siyang parang kakuntsaba? O kumpadre ay, sa loob? Ay, Mare, ito yung nasagap ko, Mare. Kaya naman daw pala, last 2014, hindi ba? Way back 2014. Ayan, ay, kaya daw na-dismiss, sanggang dikit daw pala di umano ng Kapamilya Network ang dating sekretary na si Leila De Lima. Hindi ko kinakaya kaya si Leila. Kaya daw na ibasura dati. Pero ngayon, muling buksan at tingnan, hinahanap ngayon sino pa ba ang mga tumayong padrino di umano. Ni Bong Navarro. Ni Bong Navarro. Diba, Bong, yan ang nasagap kong chika. Mare, teka. May tanong ako. Ito'y may connection pa rin sa gobyerno, diba? Oo, dati. Kasi nga naman, Mari, naku, ang yung dating nakaupo ay kamukha ko. Hindi to si... No mentioning! No mentioning! Hindi ka magkakasakit. Oo, tapos yun, eto na nga. So, syempre, powerful sila ng mga panahon. Kaya daw pala na-dismiss. Tapos, diba, syempre, kaya naman din talaga nawala ng pag-asa itong si Dennis Cornejo. Kasi trial by publicity ang nangyari. Hindi ba nung lumabas siyang bugbog burn ang itsura ni Bong Navarro? Oo, mukha siyang panda. Oo, diba? Yung panahon na yun, wala pang food panda nun. Baka sa kanya kinuha yung logo. Yung idea. Pero eto na nga, Mars. Ngayon daw, sabi nga ng ating mga chismosa, kailangan na daw niyang humanap talaga ng mga talagang magagaling na padrino para lusutan ito. Dahil alam naman daw natin, Mare, na ang kasong rape ay mabigat ang sintensya. Kung minamalas-malas ka pa, di ba? May usap-usapan ngayon na baka ipasa ang... Lead Ancilia Electric. Kanako, nakakaloka yan! So ngayon, di ba? Tapos, ito pa nasagap ko, Mare. Kaya naman daw pala ngayon, inilusong, inuusbong or isinulong ang kasong ito. Dahil?
Ariel. Ay, napag-alaman ko pala. Oh. Ay, si Dennis Cornejo pala ay pamangkin ng isa sa mga officer mula sa GMA Network. Nako, Mari, parang kaya naman ko na pala kung ano mangyayari. Ano. Kaya tuloy sabi nila, it's showtime sa loob ng kulungan. Ay! Himas Rehas na ngayon. Live telecast kaya ito. Ay, nako, madadalhan siya ng bulalo doon. Anyway. Oh, diba? So, kung ano man ang kakahinatnan na isampa na ang kaso, naku, aantabayanan natin niya. Sabi nga nila is, ano, ano? Justice will prevail. Tama, grabe. Uy, hindi kasi Maggie de la Riva. Uy, speaking of Maggie, parang yung friend natin na si Maggie. Maggie Wilson! Anyways, di ba, kung saan makakahantungan na kumarag kasi isinulong na daw talaga eh. Nag-decide na mismo ang Taguig Prosecutor's Office na ituloy nga at talagang formal nang naihain. Last August 31 yan. Pero Mari, we're still last hoping lang, ha, na makuha pa rin sa pakiusapan. Sa... Well, Mari, kailangan na lang niyang umaten doon at kailangan na lang niya mag-plead ng guilty. Oh, diba? At guilty, innocente. Hindi guilty, di ba? Kung baga parang yun ang kailangan trabahuin ng kanyang mga abogado, Marce. Kung ano man ang kakahinatnan yan, ay sama-sama pa rin natin katututukan. Pakatutukan! Hindi na masabi yung... Hindi! Ayan, sama natin ang pakatutukan. Ayan, kaya nga naman na ang Baklitas hindi matutulog sa aspeto niya. Kami ay parang CCTV. O, diba? Ako, nakakaloka. Anyways, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik, isang matagabong chikahan na naman ang daladala ng dalawang bakla at parang sisiwang isa. Ako po si Kapitan na Sisa. At ako parang sisiw na si Tita Cora. Busog na sisi. Bloated. At kami pa rin ang Baklitas! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating dugtungan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Bangga, huwag magsabihing radyo. Sabihin mo!